Ma, ano to? Ano to sakit mong Alzheimer's? Akin ang gato. Paano to napunta sa'yo? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Sagutin mo ang tanong ko, kailan pa ba yan? Delikado ba yan? Nakakamatay ba yan, ma? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Dahil walang pagkakataon! Sa dami-rami nang nangyayari sa buhay na... Paen, okay ako, anak. Maayos ako. Di ba nakakapag-zumba-chipa ako? Kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag mo itong sasabihin sa mga kapatid mo, ha? Ang gusto ko, ako ang magsasabi sa kanila. See? Dad. Can we talk? Yung ginawa mong pagpunta kay Tita Lizel mo na hindi nagsasabi sa akin or sa mom mo, that was a bit insensitive. Pero yung ginawa mo, yung pag-amin mo na kasalanan mo. I must admit, it was an adult thing to do. Nakita ko po kasi na sobrang saya ni Mami at Tita Lizel sa party kanini. Hindi ko na po matanda kung kailan tayo huli naging ganun kasaya. Lalo na po si Ma'am sa sitwasyon po niya ngayon. Siyempre, gusto ko lang naman din po siya mapasaya. Anak, trust me. Dun sa ginawa mo kanina, napasaya mo yung mama. Proud of you. Thank you, Dad. Ano to? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Dahil walang pagkakataon! Pakiusap. Huwag mo itong sasabihin sa mga kapatid mo, ha?
ang gusto ko, ako ang magsasabi sa kanila. Sabi ni Mama may sakit siya. Alzheimer's. Pero mukhang okay naman siya eh. Nakakapunta nga siya kay Lizelle sa Manila. Ate, ito na po yung turmeric tea nyo. Salamat, Melba. Ito po. Akin na. Diyan lang yan. Happy morning, anak. Oh, umupo ka na. Nagpaluto ako ng danggit kay Melba. Ito na po, ate. Oh, Melba! Yeah. Timplahan mo naman ako ng turmeric tea. Ma, magpapatimpla po kayo ulit. Eh, meron pa kayo. Ma, madalas ba nangyayari sa inyo to? Siya nga pala, Melba. Magdadagdag ako ng listahan dun sa pamalengke mo, ha? Iwan nyo na lang po dyan. Bakit? Hindi ko ba nabigay sa'yo yung pampamalengke mo? Ay, hindi pa po eh. Yung 2,000. Eh, pati ko pa wasa ng 2,000 yung 10,000. 10,000 nga ba yun? Binata ako ba talaga to? Dad naman eh. Kailan ko pa natutong magluto? Ah, ha? Sinunod ko lang po yung sinasabi nito. Ito sa internet, nakita ko lang eh. Biglaan na ata to. Dad, para to kay ma'am. Mabawi ka, no? Patikim. Sige po. Panalo! Nalo! Ma'am, kain po tayo. Eh, sana po magustuhan niyo. Why shouldn't I? It's not every day that my only son cooks for me. Ano pang hinihintay natin? Kain na na. Kain na tayo. Kain na! Nakalimutan nyo lang kung saan yung nilagay. Tinignan nyo na ba yung wallet nyo? Baka nga na wala lang sa isip ko. Melba? Mamaya, bago ako umalis, ipaalala mo sa akin, ha? Bago ako umalis, paalala mo, Melba, baka kasi makaligtaan ko ulit, eh. Sige po. Sige. Sandali lang, anak, ha? Hello. Hello, Gloria. Ba't napatawag ka? Pupuntahin ko dyan si Jomar kasi may ipapadala sa'yo. Ipapadala? Ano kasi nabasa ko sa libro, maganda raw yung para sa utak eh, yung ano, virgin coconut oil tsaka luyang dilaw. Salamat. Pero huwag mo nang ipadala. Luluwas ako ngayon, magpapacheck up ako.
Oh, lulumas ka pala eh. Di magkita tayo. Hindi. Kasama ko si Lydia. Ganito na lang. Iwanan mo na lang yan sa opisina mo. Tapos, tataanan ko mamaya. Okay. Ma, sino yun? Ha? Sino yung kausap mo? Wala. Kliyente ko lang. Sa Maynila, may ibibigay daw siya. Eh, bakit hindi mo papuntahin dito? Hindi na. Luluwas naman ako ngayon ng Maynila. Thank you, Mel. Disconnection notice? Kababayan ko lang ah. Hands up worrying. Sige na. Ako nang bahala dito. Ang papano? Ako natatakot na ako. Baka mabawasan natin yung savings natin para kay Z. Next week, darating pa amortization ng kotse, ng bahay. Han... Relax ka lang, ha? Don't stress yourself, okay? Nalo ko lang ma-frustrate niyan. Malalampasan din natin to. We always do. As long as tulong-tulong tayo. At walang pasaway. Eh, ikaw lang naman ang pasaway, eh. Ako nga po. Dahil po dun sa ginawa ko kahapon. Kaya huwag mo na uulitin yun. Dahil sa susunod, hindi na makakalusot yung mga payakap-yakap na yun. Sorry. Sorry na eh. Happy morning, Sandro! Bangs! Happy morning, Mami Glo! Ay! Itong mga cartoon ba? Okay na? Ano ba to, Sandro? Mami Glo! Kami na pong bahala dyan. Baka madumihan pa po kayo, makakalis na po kayo. Sige, salamat. Pupunta pa po ba kayo kay Boss Lizelle? Check up ko ngayon eh. Ay, ngayon po pala. Maliligo lang po ako tapos ako na pong mag-atid sa inyo. Hindi ka kahit ipaano ko na lang po kayo. Tigs! Ikaw na bahala dito sa mga bote. Sige. Mga 2 minutes lang po, 2 minutes lang po. Basta hintayin mo lang text. Huwag ka na makulit. Ako magte-text sa'yo, ha? O sige, bye-bye. Oh! Bes! Bes, ito na palang sundo ko. Huwag mo na akong samahan, ha? Si Lydia na sasama sa akin. Huwag mo na akong pagdadrive. Si Paeng, ang kailangan mo samahan dito sa junk shop. Bes, ready ka na ba? Ready na ako. Eh, sino po magdadrive sa inyo? Bawal po kayo magmaneho. Ay, naku, huwag mong problemahin yan. Magbabas na lang kami ni Lydia. Teka, sandali. Bakit kayo magbabas? Eh, may sasakyan naman tayo, di ba? Ito ko si Sandro, Papa Bibo. Paeng, mas kailangan mo siya dito. Tuturuan ka ni Sandro ng mga pasikot-sikot dito sa junk shop. Eh, ako na lang sasama sa inyo. Ay, naku, hindi. Ano? Makikisabay kami kay kumari ko. Para tipid sa pangmasahe. Alika na, bes. Alika na. Sige. Mauna na kami. Sige. Maliit na. Bye-bye. Alika na. Alika na. Minsan, huwag ka na lang. Trabaho kayo. Gusto niyo rin po magbaon? Nagpadala po si Ken ng cake. Si Ken? Yung kaibigan ng Kuya Andre mo? Opo. Oh, mabait naman pala siya eh. Baka ang susunod na makipag-ayo sa'yo ay ang Kuya Andre mo. Tara po tayo, kain na po tayo. Magsa-site visit po ba kayo ngayon, Tay? Baka hindi ako pumasok ngayon eh. Bakit po? Makikita kami ng mama mo. Parang napapadalas po ang pagkikita niyo ni mama. Ayaw mo. Gusto po. Miss po kayo ni mama. Oo naman. Hmm.
Bes, alam na ni Paen yung tungkol sa Alzheimer's ko. Ha? Ano mo sinabi sa kanya? Hindi ko kusang sinabi. Na-discover niya yung diagnosis ko. Nakita niya doon sa loob ng kwarto ko. Teka, paano pumasok si Paeng sa loob ng kwarto mo? Ay, hindi ko alam. Baka meron siyang hinanap doon. Sabagay, baka mabuti na rin yan. Dahil bukod sa akin at kay Peter, meron nang nakakaalam sa mga anak mo. Yung mga ganyang paintings, kapag binenta natin, magkano yan? Mga 200 po. 200? So, apat yan. 800 yan, eh, no? Oo. Yung mga bagong dating kahapon, ha? Ako nakadagdag yun. Kukunin ko po, mamaya. Pinisin nyo naman to. Sandro? Po. Kapag lumuluwas kayo na Maynila ni Mama, anong ginagawa niyo? Sa kayo pupunta? Doon po sa St. Therese Hospital. Anong ginagawa niyo doon? Pa-check up po. Nang? Hypertension po yata, pati sa ano, yung neuro po. Kasi sabi po ni Mami Glo, medyo sumisenior moments na daw po siya. Anong resulta ng mga check-up niya? Hindi ko rin po alam eh. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Wala na ba kayo ibang pinupuntahan sa Maynila? Hindi niyo ba pinupuntahan yung Peter? Pero totoo na may kliyente tayo na tagay Maynila. Opo, meron po. Yung mga malalaking junction po na pinag-deliver lang ng mga karton, pati mga tansan. Bakit po? Wala. Tatanong lang ako. Sige, magtrabaho na kayo. Diba? Ganito ay isipin mo, Gloria. Ang susunod mong pagsasabihan ay si Amanda at si Andre. Pag nalaman na nila, sigurado ako, aalagaan ka nila. Bes, ka na naman, pamartir ka na naman eh. Bes, responsibilidad ng mga anak natin na kupin tayo kapag hindi na natin kaya. Lydia, hindi ako nag-anak para pag tumanda ako, merong mag-aalaga sa akin. Trabaho nating mga ina yun. Ikaw, sa iyo, hindi man ako mananalo sa iyo eh. Sige na nga. Teka nga, sino may inaantay natin dito? Ayan. Siya. Siya. Wait yes. Lang. Wait lang. Excuse mo po, kayo po ba si Ma'am Gloria? Ako si Lydia. Siya si Gloria, ang martir na ina. Yes. Ano po? Nag-usap na kami ni Peter. Yes. Mimit natin siya sa Manila. Yes. Ano ka ba? Huwag ka na. Bilis, yes. Makaabutan tayo ni Paeng. Seatbelt ka, ha? Sige na, bilis. Peter. Jomar. Oh, hindi ka na pwede magprotesta. Nandito na tayo. Halika na. Sige na, sumama ka na. Ano nakakaya sa doktora kung siksikan tayo dun sa clinic? Yes, kasi... Sige na. Oh, pero, ayun, halika sige na. Naiwan kami dito ni Jomar. Tara. Kumusta naman po ang pag-inom ng gamot? Ay, Doc, tuloy-tuloy po. Wala pong mintis. Mabuti may kasama kayo ngayon. Ay, kaibigan ko si Peter Alcantara. Nice to meet you po. Actually, nagpumilit po akong sumama sa kanya. Nagbilin po kasi ako kay Mami na pagka nag-check up, kailangan may kasama para meron akong nakakausap. Dok, meron pa po akong ibang kasama, nasa labas sila. Nandiyan nga po yung best friend kong si Lydia. Dapat nagsama ka na rin ang anak mo, kahit isa sa kanila. Dok, busy ho sila eh. Kahit si Paeng, alam na niya yung sakit ko na Alzheimer's, pero siya yung naiwan doon ngayon sa junk shop.
Sa ngayon ho, ako muna ang bahala sa kanya. Dok, kaibigan ko si Peter Alcantara. Gloria. Bakit? Upo ka nga. Ano ba ginagawa natin dito? Ba't nagpapatingin si Gloria sa doktor? May sakit ba siya? Kala ko nagbago ka na. Chismoso ka pa rin pala. Eh, mala. Marunong ka na magtago ng sikreto ngayon, ha? Samantalang nung araw, eh. Ay, ayaw ko sa'yo. Di ba pwedeng nagpapacheck up lang? Normal na yun sa mga kaedad natin. Kayo lang. Iba rin to, ha? Halika nga, magkapit tayo nung nervousin ka. Halika na. Isa na ako, ha? Oo, sige, ako bahala. Huwag po kayong ma-offend, sir, ha? Kasi alam ko po naman bilang kaibigan, concerned din po kayo kay Mami. Pero right now, importante po na may family member na kasama siya. Lalo na po ngayon. Dok, bakit? Ano ho bang lagay ko? Nang ma-diagnose namin ng Alzheimer's po, Mami, she was well into the moderate stage na ng sakit niya. Ano po bang nangyayari kapag nasa moderate stage ng Alzheimer's disease? Mas dadalas na ang pagpapaulit-ulit sa mga bagay na kakasabi lang niya. Tulad ng pagbanggit ng pangalan niyo kanina, inintroduce na po kayo sa akin, inulit niya po ulit. Tapos sa pag-compute, Mami, forte mo yan dati, dyan ka magaling dati, di ba? Only time can tell kung sa mga susunod na araw ay mas lalala pa ito.